Samantala, nilusob ng ilang grupo ang compound ng Albay Electric Cooperative o ALECO sa Legazpi City, Albay. Protesta raw nila ito kontra sa pagsasapribado ng ALECO. Makibalita tayo kay Michelle Chua ng GMA Bicol. Nabulabog ang opisina ng Albay Power and Energy Corporation ng dating Albay Electric Cooperative o ALECO sa Legazpi City nang lusubin ng mga grupong Albay Multisectoral Stakeholders Organization, Karapatan Bicol at Kilusang Mayo Uno. Nauwi sa kaguluhan ng kilos protesta ng mga grupo nang pilit nilang ipinasok sa ALECO compound ang isang jeep ng mga demonstrador. Nang makapasok sila sa compound, pinasok na rin nila ang mismong tanggapan ng kooperatiba. Mayong pagsadiridig diyang Afi! Mayong pagsadiridig diyang San Miguel! Ipinagsisigawan nila ang kanilang pagkontra sa pagsasapribado umano ng ALECO. Grabe na baga ang pagkiulay kang mga albayano? Ano pa nang kulang pa? Nagbubuo kayo sa dyan? Unang-una, hindi po ito pag-aari ng APEC. Hindi ito pag-aari ng San Miguel. Pag-aari ito ng mga member consumers ng ALECO. Napasugod na rin sa lugar ang mga pulis. Pinagdadampot nila ang ilang ng gulo. Apat ang inaresto, kabilang ang presidente ng Albay Multisectoral Stakeholders Organization at mga tagapagsilita ng Karapatang Bicol at Kilusang Mayo Uno. Arrested sinda dahil sa itong malicious mischief and grave coercion na nakumitir ninda. So it's illegal. Illegal arrest yung ginawa sa amin. So ang mag-i-issue lang talaga nito ay ang judge. Ayon sa pulis, posibleng ma-inquest ang apat na naaresto sakaling maghain ng reklamo ang ALECO. Pero pinalaya rin ng korte ang mga naaresto dahil wala umanong sapat na ebidensya laban sa kanila. Dahil sa insidente, natatakot na raw pumasok ang mga empleyado ng ALECO. Nahiling nindo na gusto talaga nindang laugun ang samong opisina kasi natakutun ang mga empleyado dito. Noong nakarang buwan pa dapat iti-take over ng SMC Global Power Holdings Corporation ang management ng ALECO. Pero naantala ito dahil din sa mga nagwewelga. Nauna nang sinabi ng Department of Energy na kailangang mag-take over ang pribadong kumpanya sa loob ng 25 taon dahil sa milyong-milyong pagkakautang ng ALECO. Paraan daw ito para mabayaran ang utang at muli ring kumita ang kooperatiba. Sinisika pa ng GMA Bicol na makuha ang panig ng naturang kumpanya. Michelle Chua, Nagbabalita, Pilipinas.